tayo sa ating programang Pangkalusugan. Siyempre, hanggang alas 12 po ng tanghali po pag kayo po ay nanonood sa ating live streaming video, no, sa inyong mga Facebook account gamit ang inyong mga cellphone, laptop, computer, kahit anong mga gadgets dyan na merong internet connection. Maaari po kayong mag-log on or log in sa inyong mga Facebook account. And then i-search nyo yung aking pangalan, Coach Eddie Mahilom. Andyan po lahat ang ating pinag-uusapan ngayong umaga, live, ha? At sa mga gustong makisaw-saw, sa mga gustong sumali sa ating usapang pangkalusugan, ay maaari po kayong mag-text sa 0923-530-9293. 0923-530-9293. Uulitin ko po ang aking official cellphone number na ginagamit dito sa ating programa ay 0923-530-9293. Ayan. Alright, ngayong umaga, makinig muna tayo ng Balitang Kape na humakot ng maraming awards ngayong last 2019 ang ating Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Dalawang award-giving bodies ang nagbigay parangal sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee bago matapos ang year 2019 na kumikilala sa taglay na benepisyo ng kape. Personal naman na tinanggap ni Coach Eddie Mahilom ang mga awards. Narito ang report. Hakot awards ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee bago matapos ang 2019 na kumikilala sa sarap at benepisyo ng nasabing coffee brand. Katunayan, dalawang award-giving bodies ang nagbigay parangal sa Coach Eddie 10-in-1 Coffee na personal namang tinanggap ni Coach Eddie Mahilom. Binigyang pugay sa katatapos lamang na Elite Leadership Awards 2019 si Coach Ed, kung saan tinanggap nito ang Leadership Achievement in Health and Wellness Consultancy and Premier Antioxidant and Healthy Coffee Brand. Ang awards night ay ginanap sa Soleil Resorts and Casino. Sikat na sikat ang ating produkto, no? Hindi naman sa pagmamayabang. Maraming mga tao ang nagpapasalamat at nasisiyahan sa lasa pa lang. Yung quality, yung efficacy, and then yung kanyang sarap talaga, yung taste ng ating coffee. Oh, yun ang pinaka-advantage natin. Ang sarap, ang sarap niya. And I heard it's also a slimming coffee because it has L-carnitine, and I love it. Coach Eddie Mahilom, congratulations. I love your story, and it continue to inspire a lot of other entrepreneurs to be like you. Congratulations, and it tastes to be elite. Tinanghal naman bilang number one premier coffee brand ngayong taon ang Coach Eddie Coffee sa nagdaang Philippine Buyer's Choice 2019 na ginanap sa Sofitel Philippine Plaza. First and foremost, I would like to thank the Philippine Buyer's Choice Awards 2019 for recognizing us in the market. At malaking karangalan and opportunity po ng Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee na ngayong taon na ito ay sunod-sunod ng ating mga awards na natatanggap. At ito'y isang malaking marketing tools para sa lahat ng mga members, distributors, dealers nationwide at sa mga ano natin, mga centers, mga stockists natin na nagpo-promote ng ating produkto. Ang mga awards na ito na nakamit ng Coach Eddie 10-in-1 Coffee ay patunay lamang sa kalidad ng produkto at sa ginhawang dulot nito sa tao. We will give you the best quality of our product na hindi kayo magsasawang uminom araw-araw. Stay healthy every day. Nag-uulat ito si MJ Mondihar, SMNA News. Tumayong higop mo sang kapiling, ah!
ay hindi niya basta-basta lang akapiyastan. Ini ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Hala, pareho ta sa gina-inom, Leng. May ari ini isang napulo ka natural ingredients kagadamo sa mga benefits sa atong lawas. Sugod nga nag-inom ko balastan sa niya, nadulang ako niya acid reflux, heartburn, nagnubo ang ako niya blood pressure, kag hindi na ko constipated. Mayo man sa pakigbato sa high cholesterol, diabetes, kag obesity, kay excellent source ini isang fiber kag antioxidants, kag may L-carnitine pa, nga naga-enhance ang aton physical performance. Abi pang pungko na di kayo yung mainom na to sa Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee, available sa Skyscrapers Office, Rosario Street, sa kilid sa Rizal Elementary School. Or you may call them at 445-0749-0925-862-2103 or 0917-804-1770. Basta Healthy Coffee, Coach Eddie. Yun. At ngayong umaga ay inaanyayahan ko po kayong lahat na pwede po kayong magpa door-to-door delivery kung gusto ninyo. No? Ang ating paraan, ang sistema po ay cash on delivery. Sa Bacolod City, punta lang po kayo sa First Bangga, Roselon, Barangay Bata, sa likod lang ng Silcor Builders. No? Bacolod City. Or maaari po ninyong i-text si Chubby 0925-862-2103 para sa inyong mga order. Nanay Flor ko sang Victoria City, no? Na-receive ko na ang imo nga text nga ma-order ka sang Bayu Efa kag Vista Capsule. Ay mamaya-maya po i-send ko po sa iyo ang total amount, and then ipapa door-to-door delivery na lang po natin, pa LBC na lang natin para hindi na po kayo magbiyahe papuntang Bacolod City kasi malayo sa lugar ninyo eh. Victoria City to Bacolod City, malayo yan. So ipapador to door delivery na lang natin, Nanay Flor ko. Okay? Thank you sa pag-text mo sa akin, ha? At Ma'am Terry Bermudez ang Bacolod City, good morning sa imo da. Siling niya gamonitor lang gid kudri, ah. God bless gid coach. Okay. Coach, naminaw di ay mekanimo karon sa mani imuhang text. Good morning coach, si Jen di ay ni Tagatisa. As lang ko about sa akong anak na 4 months old na ay nanurok sa iyahang panit na pula nga katul. Sige siya hilak sa kakatul. Ako na ni siya gipa-check up sa doktor, kang doktor oy. Naay girisita nga duha katambal para daw sa allergy nya cream. Mauto nawala pero karon ibalik na pod. Nahadlo ko painom og antibiotic coach, breastfeed di ay ni siya og ask ko unsay bawal nako na pagkaon sa gatutoy ni siya nako na abay naabakay ma-recommend na sabon para niya. Nakabalo ko nimo tungod sa akong mama og igsuon kay regular customer man ni sila sa imuhang kape. Daghang kaing salamat. By the way, no, may stocks na tayo. Available na po ang ating Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Marami-rami din yan. Pero kahit gaano kadami, ang bilis maubos, no? Hindi aabutan ng 15 days. Ubos na naman. Another delivery. O, kailangan natin ng tunay-tuniladang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee upang lahat ng mga kababayan natin ay makainom at magiging healthy araw-araw dahil yan sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Yan, nakikinig siya. Karoon ng skin irritation or skin allergy o tinatawag nating dermatitis or whatever. Basta mga skin problem, no? Rashes, ganyan. Merong sabon na maaari po din gamitin yung Flux Probiotic Soap, ma'am. No, maganda yan sa mga sensitive skin. Pwedeng isabon sa baby. Unscented, ang ibig sabihin, walang perfume, ang sabon po natin, yung Flux Probiotic Soap, ma-okay yan sa baby mo. I-try mo yan. At saka, kung ikaw ay wala namang connection kung nag-breastfeeding ka sa baby mo, kung anong kakainin mo, ang tanong ko lang kung meron ka bang allergy din. No? Kasi ano yan eh, kung minsan nasa DNA o nasa dugo na natin kapag ang nanay may allergenic reaction sa mga pagkain, ganun din ang anak. Oh, parang genetic disorder kumbaga. Pero actually, ang itong mga allergy or skin irritation, kailangan lang palakasin natin ang ating immune system, no? We have to boost our immune system to fight
this what we called allergy. Ang tawag ng mga eksperto dyan ay immunodeficiency syndrome or autoimmune disease or autoimmune disorder na nagiging ano, yung immune system mo ay mahina ay nagkakaroon ng autoimmune disorder or autoimmune problem. Kumbaga yung immune system mo ay hindi na niya kayang dipinsahan ang sarili mo. Ang ginagawa niya, siya na yung umaatake. Kaya nagkakaroon ng tinatawag nating mga allergy or tinatawag nating mga skin irritation. Try po ninyo ang Flax Probiotic Soap. Kahapon may pumunta eh. Sabi yan, san ganda talaga ng Flax Probiotic Soap, coach. Alam mo, coach, ang edad ko ngayon, 85 years old na. Dati-rati, coach, daming tumutubo mga parang mga tagihawat na may mga yung mga whiteheads dito sa mukha ko. Nung ginamit ko yung ano, Flax Probiotic Soap, nawala. At saka kuminis ang mukha ko. Siyempre, number one yung sabon natin. Walang kapantayan. Napakaganda. Sa dinami-dami ng mga sabon na binili ko. At meron pa nga noon eh, yung sa sabon ng, ano, ng isang American company, 2,500 pesos yung isang pirasong sabon. Kasing laki lang ng Flax Probiotic Soap, 2,500 engineer. Oh, parang hindi mo kayang gamitin eh, kasi 2,500 ang presyo ng sabon na yon. Pero kung ihahambing mo, iko-compare mo sa Flax Probiotic Soap, wala siya sa kalingkingan. Kasi ang Flax Probiotic Soap natin ay napakagandang gamitin dahil organic eh. Organic ang Flax Probiotic Soap. Mag-purchase kayo ng marami niyan. Kasi may libre kayong tatlo kapag dealer ka na, may tatlong piraso kang libre. Pati na yung Skyscrapers Beauty Soap. Tawang nasisiyahan ako nung may lumapit na senior citizen din. Sabi niya, coach, ano nga yung ano, pangalan ng beauty soap natin? Sabi ko, yung Skyscrapers Beauty Soap, sir, lalaki. Ang sabi niya, alam mo, nagustuhan ng wife ko at ako mismo. Kaming dalawa gumagamit ng beauty soap na yan, yung Skyscrapers Beauty Soap. Ano ngayon, sir? Sabi niya, maraming nagtataka sa amin, bakit daw kami parang bumabata? Matindi talaga ang epekto ng Skyscrapers Beauty Soap na ito, engineer. Kaninang umaga, ang ginamit ko, Flax Probiotic Soap. O, ano sa tingin mo, itsura ko ngayon, engineer? Medyo, ano no, fresh, no? Hindi lang medyo, fresh talaga, no? Bukas na naman, Skyscrapers Beauty Soap na naman ang gagamitin ko. Mas lalo akong pupugin ito. Kasi na-visualize ko na yan, engineer, sa 2030 or 2060, eh parang mukhang ano pa rin tayo, mukhang 40 or 30 years old. Basta tuloy-tuloy lang ang water therapy, cleansing. Naku, kahapon nag-cleansing ako, engineer. Talagang apat na beses akong pabalik-balik sa CR. Okay lang, talaga. Parang yung nangyayari, engineer, parang nag-diarrhea ako kahapon. Pero after siguro tatlong beses akong nagpupo, uminom ako ng tubig mula sa ating Mount Zion water machine. Medyo ano na, nakalma na siya, no? Kumalma na, neutralize. Maya-maya, pagdating sa bahay, okay na ako. Kaninang umaga, dalawang beses naman ako nagpupo. Siyempre, ang dami nating kinain nung nakaraang Christmas at bakasyon, tapos nagbagong taon, may mga family reunion. Siyempre, water therapy, maganda kasi ang tubig sa probinsya. Eh. Linis, tapos rich in minerals. Yan talaga ang tunay na tawag dito, ang tunay na mineral water. Yun. Coach Mahilom, good day po. Unsay gamot sa dugay makatulog, Nancy Baruel, 42 years old. Nako, thank you. Alam mo, kay itong insomnia, marami kasing dahilan yan eh. 42 years old ka pa lang, hindi ka pa naman senior citizen, wala ka pang tinatawag na hormonal imbalance. Oh.
ang insomnia, dumadating yan sa mga 50 years old ka na. Kasi nagkakaroon ng adjustment yan eh. Yung tinatawag nating hormones ng mga kababaihan, yung estrogen hormones at saka progesterone hormones. Walang Tagalog sa progesterone. Basta mga hormones yan ng mga kababaihan na kapag ikaw ay umabot na sa 50 or 50 years old, nagkakaroon ng changes. Yung pagtulog mo, yung paggising mo, nagkakaroon ng pagbabago. Eh, siguro naman, sa buhay mo ngayon, marami ka sigurong iniisip, utang. Alam mo, sa edad na 42 years old, marami kang iniisip na mga bagay-bagay sa tahanan, sa loob ng bahay ninyo, lalo na yung budgeting, yung financial situation ninyo. Siguro nag-iisip ka rin sa asawa mo o sa mga anak mo o mga magulang mo. So kailangan magiging ang ano ko dyan, advice ko, relax. Magre-relax ka. May mga paraan naman tayong natural para sa mga hindi makatulog. Bago matulog, huwag nang manood ng telebisyon. Kailangan umiwas ka sa telebisyon. Lahat ng mga kwarto natin, ilabas natin yung telebisyon sa kwarto. Dahil yan ay isang tukso na manunood ka ng telebisyon bago matulog. At kapag ikaw ay nanonood ng telebisyon bago matulog, yung diwa mo ay gising na gising. Lalo na kapag ang pinanonood mo ay mga comedy or horror. Ipag horror ang pinanood mo, baka bangungutin ka pa, mamamatay ka pa niyan. Ang maganda, kapag papunta ka na sa kama mo o sa higaan, kailangan madilim ang kwarto. Importante madilim. Wala kang makikitang liwanag. Or kailangan ka may cover sa mata. Merong tinatawag nating mga pantakip sa mata. No? Yung mga tinatawag nating eye mask ang tawag natin dyan. Eye mask. No? So, itatakip mo yan sa mata mo, wala ka talaga makitang liwanag. Alam mo, ang ating utak ay nagre-release ng tinatawag nating hormones. Our brain will release hormones once na madilim ang ating paligid. Oh. Ano bang tawag sa hormones na ito? Ang tawag dito ay melatonin hormones. Melatonin. Ito po isang brain hormones na pinoproduce kapag madilim ang lugar, madilim ang paligid. At napapansin ninyo, kapag madilim na, unti-unti tayong inaantok. Or kapag pumasok ka sa kwarto mo, kapag madilim ang kwarto, inaantok ka. Bakit? Naka-program na sa utak natin o parang meron siyang tinatawag na sensor. Alam nyo ba yung sensor? Parang nagde-detect ka agad. Madedetect niya na pag madilim ang paligid, pinoproduce ng utak natin ang itong melatonin hormones na siyang dahilan ng tinatawag nating makatulog tayo. Makakatulog ka kapag marami kang melatonin hormones. Isa din doon sa mga magandang gagawin, yung ibababad mo yung paa mo sa lukewarm water bago matulog. Maganda po, hindi ka agad-agad umi-epekto ka na sa sa kondisyon mo. Pero pag yan ay ginagawa mo araw-araw, babad mo yung paa mo sa tubig na maligamgam or may kunting init at lagyan mo ng isang kutsarang asin. Yung tamang-tama lang, huwag naman yung isang balding tubig. Yung tamang-tama lang na ilulublob mo yung paa mo sa tubig. Kasi yung mga skin pores natin, bumubuka yon. At yung asin na nilalagay natin sa tubig
ay nag-aabsorb yun ng mga toxins sa katawan natin. Kasi kapag bumubuka yung skin natin, lumalabas yung mga ano eh, mga toxins, nire-release niya. Tapos nang yun neutralize, nagkakaroon ng magandang sirkulasyon. Alam mo, ang dugo natin, gumaganda, ang dugo natin nagsisirculate yan eh, mula pa papunta sa puso natin, yan ang circulation. Kapag nakatayo tayo, nakaupo tayo ng matagal, yung volume ng dugo natin nasa paa natin eh. Kapag nakatayo ka ng matagal, ang volume ng dugo mo nasa paa mo. Kaya ang unang-una na magkakaroon ng panghupong or pamamanas or water retention, yung binti or yung paa natin. Nagkakaroon ng pamamanas kapag hindi makasirculate ng maayos ang dugo natin. Kaya kailangan ang stretching exercise para magandang sirkulasyon ng dugo. So yun ang purpose ng ano natin, ng foot spa ang tawag natin diyan, no? Pwede ring lagyan ng herbal oil yung therapeutic oil natin. Pwede mong i-mix doon sa tubig para yung mga herbal components ay dadaan doon sa mga maliliit na mga butas sa ating balat at pupunta doon sa circulation ng ating dugo. Maganda kung meron kang tubig mula sa Mount Zion Water Machine. Kapag ang ginamit mo na tubig ay highly oxygenated, lagyan mo lang ng kunting tawag dito, mainit-init na tubig, edi mas maganda. Okay? Yan ang gagawin pa natin? Huwag kang kumain ng mga spicy foods bago matulog. Kasi pag ikaw ay kumakain ng mga spicy food, yung mga maaanghang, ay nagiging gising ang ano mo, buong pagkatao mo, yung diwa mo, kasi papawisan ka eh. Huwag kang kumain ng spicy food. Saka huwag ka rin maninigarilyo bago matulog. Yung iba din, kapag umiinom sila, hindi sila makatulog. Meron ding iba, pag umiinom, makakatulog. Pero hindi maganda ang alcohol sa mga hindi na makakatulog. Tapos ano ba ang mga natural pa na pwede nating gawin upang magkakaroon tayo ng magandang tulog, yung pag-expose ng ating katawan sa araw, no? Alam mo, ang araw walang vitamin ang araw. Mali yung mga sinasabi ng mga guru natin sa elementary na may vitamin ang araw. Walang vitamin sa araw. Now, ang sunshine o yung sikat ng araw ay kailangan ng ating katawan, ng ating cholesterol level. Kapag tayo po ay na-expose sa init o sa sikat ng araw, sa umaga ha, hindi yung sa tanghali na. Kasi yung init ng araw sa alas 9 ha, pataas, ngayong oras na ito ay hindi tayo ligtas dyan. Hindi safe ang init ngayon. Lalo na sa panahon natin na napakanipis na ng ating ozone layer. Tayo dito sa Pilipinas, we are so blessed, no? Alam niyo kung bakit? Kasi alas 6:30, may sikat na ng araw. At ang sikat ng araw ay nagpapa-activate ng ating cholesterol to produce vitamin D. Hindi mo na kailangan uminom ng maraming vitamin D. Yung sikat lang ng araw, kayang-kaya niyang magpapa-produce ng vitamin D through our cholesterol. So ang tanong dito, sino ang nagpo-produce ng vitamin? Ang araw ba o ang ating katawan? Ang ating katawan ang nagpo-produce ng vitamin D. At ayon sa mga eksperto, ayon sa mga pag-aaral, ang vitamin D na nakukuha natin sa pag-expose sa ating katawan or pag-produce ng ating cholesterol, mga kababayan, ay tumutulong na ibalik sa normal ang ating magandang pagtulog. Kasi ang vitamin D can also help our brain to produce melatonin hormones
na siyang nagbibigay ng mahimbing na tulog araw-araw. Pero pag marami kang utang, hindi ka makatulog. Kapag marami kang kontra, marami kang kalaban, marami kang kaaway, hindi ka makakatulog. Kapag ingitira ka, hindi ka makakatulog. Oh, yan. I hope wala akong pinatatamaan. Ha? Wala akong tinatamaan ngayon. Sorry po. Kasi marami pong dahilan ng insomnia. Merong psychological condition, hindi makatulog dahil sa kanyang pag-iisip or sa mga medicines na kanyang iniinom. Ang dami, kung pag-uusapan lang natin ang causes of insomnia, naku, aabutin tayo ng isang taon yan. Oh, sabihin ko sa inyo, good morning coach, airing right now with feeling not good for the throat irritation. I-gargle mo lang yan ng salt, yung lukewarm water with salt, ma'am. Gargle mo yan. Ha? Gargle mo lang 3 times a day. Salt, lukewarm water with salt, i-gargle mo para yung bacteria dyan sa lalamunan mo, maalis yan. Okay? And then take vitamin C. And then mag-water therapy ka din. Okay? May nagsasabi nga na dapat tanggapin na lang natin. No? We have to accept that this virus is already part of our life, no? Tanggapin na lang natin na itong pagyayaring ito, no? Itong pandemic or COVID-19, nasa buhay na natin ito hanggang sa dulo ng walang hanggan. Katulad ng tuberculosis hanggang ngayon. Oh, nag-start ang tuberculosis sa during First World War, no? Yung unang digmaan, doon nagsimula ang tuberculosis. At ang HIV, hanggang ngayon wala pang gamot diyan. Dengue virus, wala pang gamot hanggang ngayon. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hanggang ngayon wala pang gamot. No? May mga vaccination or mga retroviral na mga procedures, pero kung tatanungin natin ang mga medical expert, wala pang specific na mga medications na pwedeng igamot o gamiting panggamot para sa mga taong infected ng hepatitis condition or viral infection. Ang hepatitis ay isang viral infection or mula sa isang virus din na apektado ang atay at ang buong katawan. At ito'y maging sanhi ng isang matinding karamdaman o malubhang karamdaman kagaya ng liver cirrhosis or cancer of the liver. Yan. Kapag hindi po naagapan ng maaga. At mga karamdaman na walang gamot hanggang ngayon. Itong multiple sclerosis, or amyotrophic lateral sclerosis. Sclerosis yung mga diferensya sa ugat natin, yung pamamanhid, yan ang hanggang ngayon wala pang gamot diyan . Yung mga eksperto sa Amerika o sa iba't ibang bansa, hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin nila kung ano ang naging dahilan or what are the causes of multiple sclerosis or MS. Wala pang gamot dyan. May mga pag-aaral na ginawa na hindi naman yun ang basis. Pero ang sabi ng ibang mga medical expert ay isang viral infection, maaaring pwedeng magkaroon ng tao ng multiple sclerosis. Ibang maging paralyzed ka na, tapos buhay ka pa na hindi makagalaw, hindi makakilos, hindi makapagsalita, hindi makapagpupo, tapos hindi mo nalaman na umiihi ka na pala sa higaan mo.
ganun katindi ang sakit na ito, ang multiple sclerosis or ALS, no? Amyotrophic lateral sclerosis. Kaya nga sa Amerika, napakaraming maraming mga tao ang dinapuan ng sakit na ito na hanggang ngayon nakaratay sa higaan. Kahit mayaman ka pa, walang gamot eh. Oh. Eh may isang pasyente niya na na timingan ng ALS, isang seaman. Walang nangyari. Gumastos na ng more than 1 million sa pagpapagamot. Lahat ng mga pamamaraan, ginawa na. Wala pa rin nangyari. Kaya, itong mga karamdaman na walang gamot hanggang ngayon, kasama na dyan ang COVID-19. Kahit sabihin natin na ang Amerika meron ng nadiskubrihan na vaccine, hindi pa rin yan proven eh. Hindi pa rin yan pwedeng sabihin na yan na ang kasagutan. Eh, tingnan mo ang nangyari sa Dengvax siya, di ba? Anong resulta sa Dengvax siya? Hindi rin nagtagumpay. At maraming mga cases na nagkaroon ng fatalities ng dahil sa epekto ng vaccination sa ng Dengvax siya o para sa dengue. Ang gagawin na lang natin ngayon, kailangan malakas ang ating immune system. Yan ang pinaka effective. Malakas ang immune system. Then meron tayong batas sa ating gobyerno na kailangan i-maintain ang social distancing. At kung walang importanteng lakad, stay at home. At kailangan maglinis ng ating buong katawan araw-araw, lalo na ang paglinis o paghuhugas ng ating kamay bago kumain. Ayan ang mga personal hygiene yan. Nakakatulong. Pero kung weak ang immune system mo, hindi malakas ang immunity mo, magiging walang saysay ang lahat kung hindi malakas ang immune system mo. Eh kung malakas ang immune system mo, nag-social distancing ka pa, nagsusuot ka pa ng face mask kapag nasa public area ka, kung nasa bahay ka, hindi ka naman pwedeng, okay lang na hindi mo isusuot ang face mask kung nasa bahay lang kayo. Walang problema pag nasa paligid lang tayo, pero kung nasa public area, or nasa kapitbahay ka na, or pumunta ka sa mga crowded places, you have to maintain social distancing at least 1 meter away from your opposite sex, and then susuot tayo ng face mask at yan, kailangan na careful lang, ingat lang po tayo. Alright, wala na po tayong oras mga kababayan. Maraming salamat. Bukas ulit po dito po sa ating programang Pangkalusugan with Coach Eddie Mahilo. Magandang umaga and go with God because God goes with you. Be happy, don't worry. Okay, mga hingalang mga tigpaminawan sa Tibuok, Kabisayan ug Mindanao, niya nasabta sa ato ang line aside nga hugna sa atong programa sa Binisaya nga pinulungan. Natapos na ang ato ang tinagalog nga programa. Og ari na punta diri sa atong Binisaya o Sinibuano. Good morning bro. Cheers to coffee break with your 10-in-1 healthy coffee. Tama. Pinaka-healthy coffee talaga ang Coach Edit 10-in-1. Gusto mo nga mo post sa inyong mga comments sa atong live streaming video, i-like ninyo ang atong fanpage or mo-add mo sa atong live streaming video. Ang akong live streaming video naa sa akong Facebook account. So, i-like na ninyo. Inya i-share pod ninyo. Pila ra may pag-share, wa man ay bayad.
no? I-share ninyo sa inyong hangkwan, nakapublic man ang akong live streaming video para makakita sa banginyo ang mga kaila. Uy, naday kay gi paminaw nga kuan health program. Ang ato ang skyscrapers program every morning or health program. Good morning, coach. Pila man ang imong water machine ron? Ang atong Mount Zion water machine, 50,000 man yun ang price ana. Unya gi special promo nato with libre na nga triple water filter, 40,000. Kung naa lang yung kay budget, budget lang. Kung wala pa'y kwarta, triple filter, okay lang. Kung ga-prep ka kwa pa ka, gatigom-tigom pa ka. Ang triple water filter na to, gi-special promo mo na to na siya og 5,000. Kung gusto ka mamaligyan triple filter, imo nang paginansyaan. Pwede ni mo na siya ibaligya og 6,500. Oh. Or 7,500. Okay ra. Kaya actually, ang ato ang kuanan eh, gi-promo na to, 7,500 mang yun eh. Yung gi-special promo rin na to tungod sa global crisis karon nga gi san eh, hinimo ni COVID-19 para maka-afford tanan special promo 5,000. Dili na mo lugi ana, no, dako kayo mo og savings. Sige, maayong buntag ka na tong tanan, mga taga Dumaguete nga nag-monitor karon. So kadtong mga gusto nga magpa door-to-door delivery diha sa Leyte, pwede ra na ninyo pick upon sa kuan, sa barko baron o sa pantalan diha sa Hilongos. Katong gusto mang order, i-text lang ninyo si Ma'am Maida para ma-atiman ang inyohang mga orders ninyo, itong mga dealer nga gusto mo maligya. So ako nang gihatag ang exclusive nga stockist sa Bye Bye Leyte, si Ma'am Wina Posadas. So anak na mo diha mo palit tanan nga mga dealer sa Bye Bye Leyte. So kada lugar, kung naay interesado magstaki sa Inupakan, naay interesado magstaki sa Matalom, so kada staki sa usa ka lugar anha na mamalit ang mga dealer. Sa Hilongos naa naman tay staki si Edna Briones. So tanan nga mga dealer sa Hilongos, basta i-confirm lang namo usa kay wa pa manggod mo matagaay og ID tanan. Tawag lang mo sa kang Ma'am Maida, tagaan ta mo og cellphone number ni Ma'am Maida nga mupalit mo didto nila ni Edna Briones. Kay kinanglan manggod ma-declare nga dealer ka, kay naa man ay raffle ticket. Magpa-raffle ba ta og Mount Zion water machine sa kada pulo ka box nga inyong paliton nga dealer's price. O unya og mag-raffle ta, bisan pag dili mo maka-attend sa anniversary karong Nobyembre, kay masig mo abot panig Disyembre ning mga kuha na to, restriction, ganing itawag na to new normal, di nagyunta ka puno anig anniversary nga mo attend ng uskalibo katao, magpa-raffle gihapon ta. So tanan nga mga dealer nga naay resibo, kinahanglan taguan yun na ninyo ang inyong resibo, kay one raffle ticket, one resibo, one raffle ticket. Timanin na ninyo ha, kamong mga dealer. Pangayo mo og kanang resibo nga nipalit mo og pulo ka box, kay naa man ay raffle ticket. Di mo, may na lang makadaog mo og Mount Zion niya og magpa-raffle ta og mga 20 ka Mount Zion water machine karong Nobyembre. Mao ra biya na ang akong ibalik sa inyo ha, tagpila gud ng Mount Zion water machine, tag 50,000 gud na. Ug makadaog ka og usa ka Mount Zion, diperting haya-haya nimo karong Nobyembre nato na. Ipadayon gihapon nato ang atong 10th anniversary, bahalag dili ta makapatapok og daghang tao. So every year atong ipahigayon ang anniversary nato. Siguro limited lang siguro ang atong pag-celebrate sa kuan sa ato ang anniversary, mga stockist lang ang atong i-priority. Pero tanan nga mga dealer, kay ang atong dealer sa tibuok Pilipinas moabot naman sa mga 3,000 kabuok ang atong mga dealer. Appeal na ang mga members nato.
dili pud nako maimbitar tanan nga manungamos anniversary. Makadaog dai mo og triple filter. Para full man tagdaghan triple filter karong Disyembre, o karong Nobyembre. Og Mount Zion water machine. So kinahanglan taguan ninyo na inyong mga resibo. Kato mga dealer ha. Katurang mga dealer. Okay? Sa atong mga stockist, kinahanglan ma-declare gyud ang ilahang ma'am Edna, i-declare gyud na diha ang ilahang pagka-dealer. Diha pus dumagiti. Diha pud sa maasin kung naamoy paliton. Ang presyo sa mga dealer sa stockist pareha ra 400 pesos mo charge lang og shipment fee og service fee. Kay naman ay pamasahe kada padala. So i-charge na sa inyo. Okay? Sige, chat-cha una ta mga higala para mas alegre og nindot ang atong kabuntagon padung na sa kaudduhon. We'll be right back.
Yaon ka ang uradang ang sayaw nga kinaraan mao'y paborito sa mga kikulang ang lindog nga sayaw nga uradang ang imong sambot ilabyog-labyog ang imong hawak ihiyod-hiyod sigurado gayud itong ganahan ang lindog nga sayaw nga uradang dali ulong dali uyan dali tatay dali nanay dali manong dali manang sayaw ka ding sayaw Sayaon ta ang kuradang ang sayaw nga kinaraan mao'y paborito sa mga tigulang lindog nga sayaw nga kuradang sayang kuradang mao'y inaham mao'y pinidisko sa mga tigulang mga intoy, mga igay kadto kita, hakandang ikay may adas sa rayaw, may kalimpayan kagupayhan sayaw nga kuradang kadita mo, manumana kadita mo, tatay nanay waray iba, akong ini karuruyagan mo ang kuradang Okay, yan ha. Sayaon ta ang kuradang kadadlaw. Kumusta ang ato ang adlaw? Okay, balitang kape una para kanatong tanan ha, sa kauluhan, gikan sa kauluhan. Ang atong mga kapartner nga tigbalita, ini nga ato ang lamian o pinaka-epektibong healthy coffee sa tibuok Pilipinas o tibuok kalibutan. Bilang Best Coffee Brand sa katatapos labang na Netizens Best Choice Awards 2018, ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Personal na tinanggap ni Coach Eddie Mahilom ang prestigyosong award dahil sa responsable at phenomenal na paggamit ng internet para ipalaganap ang magandang epekto sa kalusugan ng kanyang kape. Narito ang balita. Kinilala bilang Best Coffee Brand. Sa katatapos lamang na Netizens Best Choice Awards 2018, ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Dahil sa dami ng views, likes and shares ng mga videos at mga posts nito sa social media. Gamit ang makabagong teknolohiya, ginamit ni Coach Eddie Mahilom ang social media, lalo na ang Facebook, sa pagpapalaganap ng magandang balita na hatid ng kanyang kape. Well, ang basis mo dito, yung presence natin sa social media. No? Ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee ay nakakuha ng popularity na mataas sa social media, especially in Facebook. So maraming umabot na ng 1 million likes yung isang video natin sa Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Tapos yun ang nagbigay ng attention sa Netizens Best Choice Award na... At dahil dyan, international awards ang nakuha ng Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Kahanay ng Coach Eddie Coffee sa mga nabigyan ng parangal ang ilan sa mga trending na opisyal ng bansa gaya ni Senator Cynthia Villar at Manila Mayor Sco Moreno. Gamit ang social media, mas madali na ngayon ang pagpapakalat ng impormasyon sa madla dahil karamihan sa mga tao ngayon ay may access nito. Palawak ng palawak or nag-increase ang ating market ngayon dahil yung good effect ng product ay talagang nandyan, yung may resulta. Hindi yung ordinaryong pag-inom lang na walang nangyayari. Ito talaga, every time na may bumibili, bumabalik at nagpapasalamat dahil maganda ang pakiramdam nila sa pag-inom ng ating produkto na Coach Eddie 10-in-1 Coffee. Umani naman ng positibong komento ang coffee drink mula sa mga attendees ng awards night na maswerteng nakatikim nito. Ah, oo, masarap. Ano yung impression niyo, sir? Hindi, I tried it kasi nga maganda. Nung malaman ko may mangustong to.
And talagang it's a green product, it's a health product. Kaya natuwa ako kasi ako hindi ako coffee drinker eh. Kasi ako all my life, talagang ako tea drinker lang. So I never tried coffee because I tried this one and it's working. Kaya nagulat ako, hindi siya acidic. Ang taunang Netizens Best Choice Award ay kumikilala sa tagumpay ng bawat individual at entrepreneur sa pagpapalaganap ng programa at produkto gamit ang social media. Kinikilala rin ng award-giving body ang tama at responsabling paggamit ng internet para maging halimbawa sa lahat. Ang tagumpay ko, ang tagumpay namin ngayon na ito pangalawang award na natin ito ngayong taong 2019. Kasama kayo dito, lahat tayo dahil... Nag-uulat, ito si MJ Mondihar, SM9 News. Yan, oh, kumbaga, you learn more from failure than from success. Don't let it stop you. Failure builds character. Ang ibig kong sabihin, oh, ang bot na ko ipasabot mga higala, nga ang mga kapakyasan sa kinabuhi, maoy tinubdan sa kalampusan. So daghan tag nagian nga mga kapakyasan unya gipulihan og mga kalampusan niining atong produkto ang Coach Eddie 10 in 1 Healthy Coffee nga nahimong trending coffee tibuok Pilipinas, nahimong number 1 healthy coffee tibuok Pilipinas, unya gideklara pagyud siya nga pinaka the best nga coffee sa tibuok Asia og ingon man sa world class organization nga ang atong produkto pang world class. Mao nga gihangop kini sa mga celebrity, sa mga professional, mga dagkong tao og ingon man mga ordinaryong tao sama kanato nga nakauyon gayod sa epekto sa Coach Eddie 10 in 1 Healthy Coffee. Okay? Unya ang atong cellphone number karon 0923-530-9293. Doon ako i-discuss gihapon kaninyo, pagpasabot diha kaninyo, may tungod sa mga sangkap sa Coach Eddie 10 in 1 Healthy Coffee. Ang unang sangkap niya, ang green coffee, usap po niya sa mga sangkap na taas kaayo ang antioxidant. Kumingo gani kag antioxidant, mao ni siya'y manalipod kanato sa mga sakit-sakit, mga kadaot sa atong lawas, mo nang kinanglan tag antioxidant. Ang antioxidant makuha nato sa prutas, sa mga utanon, ilabi na sa tubig, pwede sa mo makuha na. Unya, ang green coffee is a good source of B vitamins and chromium elements or minerals, chromium minerals. Kining chromium minerals, makatabang kini siya sa mga tao nga hilig kayo mukhaon og tamis, sumurang mupugong ni siya sa imuhang kanabang kasigag pangita og tamis. So mo lang, green coffee, safe ni siya sa mga tao nga taas og blood pressure, taas og blood sugar, magluya-luya ang lawas. So swak na swak yun ang green coffee niya. Gidiscuss po nato last time ang L-carnitine. Sa dihang nigawas ning atong produkto nga Coach Eddie 10 in 1 Healthy Coffee nga dunay L-carnitine, daghan asab kaayo ang naggamit og L-carnitine sa ilahang mga produkto. Kay naa man gyoy baligya nga L-carnitine, powderized ni siya nga klase sa supplement, nga ang kalabanan nga mukonsumo og L-carnitine kadtong mga player sa soccer, basketball ug kana mga bodybuilder kana magsigig alsa og mga bugat. Ang L-carnitine pod kasagaran sab kining konsumohon sa mga gusto nga magpa us-us sa ilahang timbang. Ang pure nga L-carnitine nga naa sa atong sachet, sa atong kape na to, natural. Dili na siya synthetic L-carnitine. Ang source sa L-carnitine is da, karne, prutas, mga utanon. Sa cauliflower, doon na po na siya L-carnitine. Pero ang pinaka-the-best nga L-carnitine, ang sa isda, yun. Mauna siya pinaka-the-best nga L-carnitine. So ang supplier na to sa L-carnitine, mao ang
ang Japan. Sila mo ay pinakadako kaayo og kanang supply sa atong L-carnitine. Nya yeah, natural. So kining L-carnitine makatabang sab kini siya sa pagpa nindot sa ato ang kondisyon sa atong utok or mutabang siya sa pagpanalipod nga dili madaot ang mga gitawag natong brain cells. Kining atong brain cells mao ni sila responsable sa pag-produce o gitawag og brain hormones nga kining brain hormones mura ni siya antioxidant nga ang atong lawas lang ang makaproduce. So mapanalipdan ka sa Alzheimer's disease, memory loss, kung unsa pa kining kanang pagkalimtanon, mo ni ang nindot kay naa kay panagang nga dili ka mahimong limtanon kanunay. So ang pag-inom og Coach Eddie 10 in 1 Healthy Coffee makatabang kini sa mga tao nga limtanon. No? Kanang minus na ang ilahang memory. So kung ikaw nagtuon ka, kinanglan partneran gyud na nimo og Coach Eddie 10 in 1 Healthy Coffee tungod kay duna ka na siya L-carnitine. Unya kining L-carnitine responsable sab kini siya sa atong mga ugat. Nga ang atong mga ugat dili manghubag. Unya ang L-carnitine makatabang pud ni siya sa kondisyon sa atong kasing-kasing. Ingon ana ka nindot ang function sa L-carnitine. So balikon nako ang L-carnitine gi tawag pud ni siya og amino acid sa ato ang gikinahanglan sa atong lawas. Amino acid is the building blocks of protein nga i-convert into energy. So si L-carnitine mura pud ni siya og sakyanan nga siya ay mobit-bit sa protein, sa amino acid, sa fat, sugar dito sa atong selula. Dadon niya dito sa inner part of our cells which is the mitochondria. Kining mitochondria og sa ato pang ordinaryo nga pagpanabot mura ni siya lutuanan ba og kanang na, murag butangan nagkaha inana, sugangan. Oh. So mo na siya pinaka taliwa sa atong selula nga mo convert sa fats, protein, sugar, amino acid into energy para di ka magluya. So ang atong coffee dili ni siya makapaluya. Makapalig-on po ni siya sa atong energy level. So karon ang ikatulo nga ingredients nga atong hisgutan ang stevia. Kay ang gagamit nato nga panghinam is dili man refined sugar. Dili pud siya brown sugar. Ang stevia gitawag kini siya og miracle of nature. Milagroso nga tanom nga gikan sa kinaiyahan. Kay ang stevia mao gyud pinaka in demand og pinaka popular sa ubang mga nasod nga mga health conscious nga nangita silag pamaagi, even the World Health Organization nangitag pamaagi nga muus-us ang kaso sa diabetes, sakit nga diabetes. Unya nakita nila nga ang stevia powder non-harmful alternative to sugar. Nga kita makapasigarbo kita nga kining stevia nga maoy usa sa atong ingredient mapagarbuhon kita nga ang safety gyud sa user or consumer ang ato ang concern. Sigurado gyud ta nga ang muinom dili magkasakit or dili mo grabe ang iyang sakit tungod kini sa sangkap nga natural. So usbon nako ang mga scientists, ang mga nag-research about stevia, doon naman tayo plantation diri sa Pilipinas na atay source sa stevia production na sa Laguna, lapad kayo ng plantation sa stevia. Diri sa Visayas, na sa Iloilo ang lapad nga plantation sa stevia. Ay doon na diri sa Cebu, muragwa kay ko ka dungog nga dunay plantation sa stevia. Ang dahon ani tamis yun.
inigkaon nimo sa dahon murag yung kag nagkaon og kanang unsa ni kanang dugos ang iyahang katamison. Pero mahibong ka, tamis ya, pero dili mo saka imuhang blood sugar. No? Kaya ang stevia, zero glycemic index. Mingo gani kag zero glycemic index, wa gyud siya'y posibilidad nga musaka imuhang blood sugar. So maayo gyud ang stevia nga gamiton nga panghinamis. Muna do naman tay baligya pud nga stevia powder. Oh. Eh naa na siya sa ato ang kape na to. Muna nga dili na ninyo dugangan og refined or brown sugar ang atong kape kay naa na stevia. Ang stevia is 300 times sweeter than ordinary sugar. Usa sa mga benepisyo sa stevia powder, stevia can help lower blood pressure. Ngano man, kay kining stevia powder is considered alkaline. Ang alkaline, dili ra ingon nga tubig ra ang atong makuhaan. No, makuha na ito ang alkaline sa mga prutas o sa mga tanom-tanom o sa mga utanon. Ang hinungdan manggod sa stroke or tanang klaseng sakit or kidney failure tungod sa pagsaka sa blood pressure, delikado maginamusaka atong blood pressure, kay mao man siya risk factor nga atakihon ta, ma-stroke ta, or madaot ang kidney. Nagani mga tao nga taas kayo ang blood pressure, dako gyud posibilidad nga maapektuhan ang ilahang kidney. Now, sumala pa sa pagduon sa British Journal of Clinical Pharmacology, mga kuang gyud sila, mga medical practitioner gyud sila nag-study ani. They showed that taking stevia orally as a supplement helped reduce both systolic and diastolic blood pressure in hypertensive patients. So kung mayong gani kag systolic, pareha ng 120 over 70. Asa man ang systolic ana sa 120 over 70. Ang systolic mauna siya ang 120. Diastolic is over 70. Mauna siya ang pag-identify. Oh, pila man ang imong systolic, pila man ang imong diastolic. So kung mingong ang systolic meaning maoy pag-entrada sa dugo, unya ang diastolic maoy pag-release sa dugo. So 120 over 70 systolic, 120 over 70 is diastolic. So kay balo na mo, at least na alam mo igamayng background. Mura na pud mog mga estudyante sa kuan kining medical school kay naana mo systolic ug diastolic. Ang nakaibalo ra nang mga inguna na nga mga term mga medical student raman. Mga nursing student oh. Kay balo pud na sila systolic and diastolic kun blood pressure. So, dakog ikatabang ang stevia powder tungod sa iyahang nindot nga epekto. Gihimo kini nga supplement sa mga taong tag-as o blood pressure. So, karong panahon na, init kayong palibot na to, init ang klima. Oh. Ang stevia powder, ang pagkonsumo o stevia powder, makatabang kini sa pagpanindot sa sirkulasyon sa atong dugo. Ikaduha, stevia powder may lower blood sugar levels and help fight diabetes. Mostly sa mga Pilipino, ang atong sakit diri sa atong nasod is type 2 diabetes. Sa napulo ka tao, sa napulo ka Pilipino, siyam ang confirm nga dunay sakit nga diabetes o naay usap pre-diabetic. So, ngano man nga kalabanan sa mga Pilipino dunay may sakit nga diabetes? Tungod kini sa ato ang hilig sa tamis. Kusog ta mga unog kanon, bisag wa tay saktong pagpaugnat sa kusog o trabaho kay kining kanang mga sigig pasingot, kanang mga welder, construction worker, mga kargador, mga kanang mga bugat nga trabaho, mao nay kinahanglan mo kaon og daghang kanon. Kay kanang kanon mao man ay ato ang gamiton nga mahimong enerhiya kay kanang carbohydrates inig ka breakdown niya na inig ka digest na inig ka heal inig ka hilison man na siya dito sa ato ang sa atong tiyan. Ang carbohydrates mahimo na siyang glucose. Unsay but pasabot anang glucose? Sugar. Kining sugar sab katong kanon nga nahimo ng sugar
bitbiton ka na ni insulin, dad-o na niya dito sa atong selula nga maoy sunuganan o sunugo na dito, i-burn na niya, i-convert niya into energy. Muna nga ang kanon makapa makapaligon sa imong kusog. Pero kung dili ka pareha ng mga nag-barbell, construction worker, kargador, ng mga frontliners na to nga naa sa kadalanan, kana, muna importante mga on o daghang kanon. Yan na aratas balay, sige ratag katulog, sige ratag higda, dili maayo ang pagpalabi o kaon o kanon. Kinahanglan ato na siyang partneran o mga linungag nga kamuti, linungag nga saging. Yeah, limit lang ta sa 1 cup of rice. Kaya kung dili ta mo pugong sa kaon ato sa kanon, o sa pakalas kay kagbugas, ikaduha, maigo ka sa type 2 diabetes. Maigo ta sa type 2 diabetes. Maubita to nga si si Senator Cynthia Villar, ni pakanaog siya o naghimo siya balaod nga ang ipahunong ang kuan unlimited rice sa mga fast food chain. Kay kining siging kaon ang tao kusog kay mukaog kanon, mao'y hinungdan nga nisaka ang kaso sa diabetes nga sakit sa ato ang nasod. Nya ang diabetes nga sakit kuya ubi ani kay tangtangan kag pananaw, mabuta ka, putlan kag tiil. Maputol yung duha ni mo katiil o maigo kag diabetes. Iya kining tao nga naisakit sa diabetes, mawala ang iyahang sexual kuan, performance. Ha? Musayo-sayo o kakupos. Iya, kung naa kay sakit nga diabetes, di ka katulog, maigo ka og insomnia. Kung naa kay sakit nga diabetes, magmanhod imong lawas, mamuypoy imong lawas, labad ang imong ulo. Pero ting daghanan ni mong sakit. Kining sakit nga diabetes, mura mangguni siya o sa akong pananaw ba? Murag magnet. No? Murag magnet. Iyahang birahon ang tanang mga sakit. Ngunana kakuyaw ang diabetes. Mumunang kontrolo na to ang atoang kanon. So ang stevia powder, makatabang kini siya sa pag-regulate sa atong blood sugar level. According to Metabolism Clinical and Experimental, gipublish kini sila ilahang journal nga ang pagsigig konsumo og stevia powder ni kunhod 18% ang pagkunhod unya og permiho nimo. Timaayo kaayo sa blood sugar level nato. Another thing, stevia is loaded with antioxidant. Dako kayo og trabaho ang antioxidant sa tong lawas because antioxidant will protect our body from a wide range of illnesses, sicknesses and diseases. And antioxidant also help remove free radicals from our bloodstream. Limpyuhan niya ang atong dugo. Sudo na tay cleansing sa dugo ang stevia powder nga naa sa Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. And stevia contains a large number of antioxidant and amino acid that aid in keeping our bodies healthy. Sumuni ang nakanindot sa atong Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee tungod sa stevia powder o green coffee nga mao'y source sa antioxidant and amino acid, di gyud ta magluya. So no caffeine. So dili siya magpalpitate, dili ka magpalpitate, dili maglabad ang imong ulo. Gani ko maglabad ang imong ulo, imne og Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Dili na siya tambal, suplemento kini. Kining ato a supplementation lamang ang ato ang purpose. Kay di man kana meaning buot pasabotan ng supplementation, ang dili nimo makaon, makuha nimo sa pinaagi sa pag-inom nining Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Mo itag supplement. Ang unsay kuwang sa imong lawas, iyahang suplayan. Nasabtan? And stevia helps reduce sugar intake. So again, ang asukal, mao kay dakong problema sa tibuok kalibutan. Muna daghang kayong mga tao nga na-stroke, kanang dialysis karon. Unsa mahinungdan sa dialysis?
usa sa mga hinungdan sa mga nagdialysis karon kay mga diabetes na sila sakit nga diabetes or mga diabetic patient. So naningkamot ang World Health Organization nga magpagawas og warning urging governments to take global action to help decrease worldwide consumption starting with sugary drinks. So naningkamot ang World Health Organization nga mupagawas og mando warning sa tanan nga mga gobyerno sa tibuok kalibutan nga ang tabangan sila nga maus-us ang kaso sa pagsigig konsumo og mga tamis kay mao ni hinungdan sa type 2 diabetes. Oh. Yaway saktong exercise. Stevia offers all the sweetness of sugar without any of its harmful effects such as obesity, type 2 diabetes, high blood pressure and tooth decay. Ang sobra katamis pod nga mga pagkaon makaguba sa ngipon, tinuod man na. Oh. Mao bitaw na sakit ang ngipon nato kay tungod sa ika og kindi, inana. Ya makatabang sab nga dili mo saka imong blood pressure. Dili ka maigo sa type 2 diabetes. Oh. Muna ang ato ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Dili ni siya tambal, pero makatabang. Nasabtan ninyo? Okay? So, muinom sa ta, engineer. Para, uy, alam na yung sulod niya ko. Sige, inom sa ta. Uy, Saira, ikaw kini? Kadalik ko di mo nakalimot na ako doon na. Doon pa lang ganit kabuan mo at magkita. O din ka magkailan ako. Ang Miss Liman ng imong lawas ug mihamis ng imong kutis. Unsa may imong sikreto? Dili mo sikreto. Kanuna lang ko moinom sa Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Ha? Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee? Ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee dili daghang sangkap na makahatag og kaayuhan sa tun lawas. Unsa pa ng lit? Sama sa green coffee. Nandere creamer. L-carnitine na makapahili sa tambok sa tun lawas. Unya, mag-convert nito sa energy. May stevia, maingon man sa mangosteen nga makatapang sa kaayuhan sa tumpang lawas. Green tea o maingon man usab green barley. May sangkap usab na robusta coffee. May collagen, ingon man, psyllium husk fiber. Ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee lahi sa ubang mga kape. Busa, kung gusto kang lagsik kanunay o mulindot ang iyong lawas, muhamis pag yung nagimong panit, inumatag adlaw sa Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Matawag sa telepono 512-6420. Labing maayo, magdilay ka sa Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Kasama na ako, mukita ka pa, muhimsog pa kanunay mong panlawas o mahinong sexy. Minaw sa tas mga testimony. Okay, mayong odto. Mao ni ato ang customer no, ang ato ang suki gidiri. Diri sa Dumanhog, Luok, si Ma'am Evelyn Alberto, usa sa atong mga suki nga dugay na pud na tantaw pud nga nagagamit sa atong Coach 10-in-1. Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Unsa man itong ikasulti man nga sukad nga nakatilaw ka sa atong kape sa kaniadto sa wala pa, Ma'am. Sir, sa una so wala pa yung kukatilaw. Sige na kung ga, kuan anak niyang, kuan produkto nga. Palit mo ni Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Nga ingon, pukus uban nga ni ingon. Yoy, lami dahin ko. Lami, ligi na, pero wala pa kukatilaw yung sukad, sir. Ato, ako lang, propagandas ako mga amiga, sir ba? Ingon, pila man na, ingon, mauna niya. Pag kuan, ingon, gusto jud ko mo palit aning kapiha kay gusto intisado jud ko sirba kasay imo na pulong ni Coach Eddie nga lami jud kayo makaayos pang lawas makabaskog sa imo pang lawas na kay bibati wala pero ningon siya dili gud kuno tambal ni Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee di no na ko ingkon saom na ko ingkon moto ni text ko niya nga Coach pwede bang magpamimbro og kaning nambira ta kanilan siya mo, kuan ni Momo, kuan nga tawa, kuan nila ni siya niya, wala ko kagwanta yung siya, kanang tiks-tiks, dugay man. Namatilaw na kaskapi. No, ako siyang gitawagan, ko, hello ma'am, ko na na, o itong gitagaan ko niya, siya, sige, pag gusto ka, pa LBC niya, 135 ang puno niya, ko sulayan lang sana ko, ang duha ka box nga, kafe niya, karon sir, pagtilaw na ko sa kafe, pero na ako ipamati na daan, nga akong dukan, mabutok-butok ba sir ba? O niya, dili ko kasabot niya, dugay kong makatulog. O niya, kung ano man niya, o niya, gakumbana, na ako siya ipamati, nga kapoy, kuno kaayo. Di, inom na ko si sir sa Coach Eddie 10-in-1 and Healthy Coffee,
nang wala man akong kakapoy, akong kabasko, akong tanang panglawas. Praise the Lord. Maayo, kaayo, sir. Nga, wala na dyan ko kanya. Akong dapit-dapit, sakit kaayo. Nawala yun tanan, sir. Nga mo to. Kutong sa akong maingnan, kani akong amiga nga si Rosa, nga katong giatake, sir. Ako na siyang giingnan niya. Dugay na po dahil sila nagpangita o asa sila mo palit aning kapiha. Ay mo po silang gipahibaw po ng uban. Ako pong gipahibalo. Akong gisangya, good sir, good. Kaya gusto niyo kong makatabang sa akong mga isig kataw ba nga Kino. Itong gadaot-daot. Matong, akong giingnan nga. Kuan na ako diri ko ana moto chapilaman for iti ra ganito kung hatag niya kubala na lang tong LBC nga 135 kanang ako lang yatag niya nga mao na nya karon sir pagkuan niya sir niya na on siya nga lami ko no ang kape sa unan ingon yang bana nga dili siya katiwa sa usa ka tasa nga kape nga imno nila karon mahurot naman kuno niya kinom nawala pa jud kuno ang iyang panakit siyang batiis nya kuan siya mag kuan siya magkuha og jimilina kay ihampol karon nawala na kuno kaniya akong giadto buntag kaniya ko sang unsa may imong pamati siya kurya buyag gay nawala jud akong gipamati nga sakit-sakit sa akong kalawasan hasta akong dapi-dapi ini kabun tag ato na gani kumuinom og kape dito sa baybay kay lami kay inom kuno sa kape ha mo na imong giadto ma'am no nagya na stroke stroke gani ha sa kuan ma'am sa wala pa ka katilaw ning kape sa una unsa may imong gibati sa epekto ani sa kani adto og karon nga naka maintain na kaning kape sa una sir ang akong gibati wala jud ko kasabot sa akong lawas nga pirming gikapoy nya dugay kong makatulog unya kanang si magbutok-butok akong dugan. Mungol ba ka? Kulbaan ko ngayon. Nanawag ganun sa amang doktora. Kaya naman may doktora nga kuan Diyos among cardiologist. Nanawag ko nga mauna. Nagingan ko si Tanang. So like inong ni dito. Unya, pila ka dadlaw, dangtan o gakadlaw. Mubalik man gyapon. Mubalik ang papumaba. Maunang karon pag inong Diyo ko, excited yun ko, mamloy. Ihatod mi dayon week excited yung kukayo niya 3 days after usap pa man nadawat na ko ang kape excited yung kukayo lang yung inom kape karon sir hasta karon akong pana magpangita lami yung ganing imnon sige o barato pa tinoon maugod sir yung kusus kanindot kami yung kayo dako yung kayo katabang atong kape no maugod sir maugod dako yung kayo katabang ni Coach Eddie. Salamat ni Coach Eddie o labaw na tanan sa kahitas ano. Kahitasan, ginoog yung tanan. Siya gihimo po instrumento. Siyang giya, lamdag, makapaminaw mis ang istasyonan. Tinoon, tinoon. So, umuho na ito ang tinguha sa uban nga kitong mga nagpaminaw. Nga kitong mga nang problema sila mga balatian, no, mahatagan ito sila kung sa ilang kinahanglan silang panglawas, kung sa ikaayo, ma'am. So, unya, ma'am, salamat kayo, ma'am. Ibilin. Sasayan kayo, Sir Byron. Sa imong kaaktibo, sa imong inigtaw. So, kitong mga ako, ano, masami kasulti na to sa mga wala pa kaning gamit ni Ani. Nindot yung kayo, sir. Purya buya, wala yung kasulti. Kaya ang akong sister-in-law po, sir, iksoon sa kumbana. Mm-hmm. Yan ako, gulang naman po na siya, 80 na edad. Yeah. So, nang inom Ani, sa pila man eh, yung 40 lang niyo, ang usa ka sasi. Oo, nangyong dahil siya. Ito nang, unsa may mong gibati, kurya buya, mawala ko nung yung kakakoy, sir. Naabtik, sakit, uno, sakit mo kuno nung yung tiil, ilakaw-lakaw. Pero nawala ko nung, why praise the Lord nang? Iko praise the Lord na ayoy murag dia, ikaw gilang gihimo diri sa inyohang barangay, ma'am, nga murag anghel nga anghel. Nakatabang maugyud, sa uban pun. Maugyud, sir. So, kaya maugyud na akong purpose. Dili ko katanaw sa mga tao, sir. Nga mag-resolve sila. Naibatiyon. Tinoon, ma'am. Bisa so, gulat ako katilaw. Ako nang sipyadaan sa amiga na ko. Tinoon, tinoon. So, ang nindot ni Mundira, ma'am, is kuan na nindot mo ko ng atong paminaw nga maka tabang ta sa itong isikataw. Maugyud, sir. Bisa gulat tayo nga maugyud. Lipay dyan ko kayo. Nga, tungod ni Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee, daghan kaming napupo nga gikan yun niya ang mga pulo nga among nabati. Okay. So, maraming salamat kay mama. Huwag mong adto kay ni mama. Padayon gihapon sa imo ang pag-maintain sa ito ang
Coach Eddie 10-in-1 Health in One Coffee. So thank you, ma'am. God bless you. Sige, welcome po siya. Salamat po kayo, sira. Okay. Sa imong kaaktibo. Okay, thank you, ma'am. Sige, thank you, sir. God bless. Tag, ma'am. Maasong buntag. Singala na to, ma'am. Ako si Juana Amadio sa Katagbakan Sor Loon Mall. Aska. Unza, ako ga sugod ko ani 2017 sin ko sa kanang anniversary. Katagbakan to kami nung kaon. Anak kay namay, anak ko sa Dawi. Iga di ka lugar kay ko ang nasi trabaho man. Idahan ang anak ko sa para kay lok. Kani ko man din mo ni sinugdanan. Palit ko sa unang katuwa pa man tong kapit. Oh, pa. Kakaturan may mo pa. Iadto ko dito pa ko an ko nimo. Nakapalit na magagmaon sayo no. Wauy. Awa gyo. Wala jud ko palit. Sa importa gyud sa may mga sa anak. Nabuyot ko na kay mag-akitik na. Oh. Pero, palit ko ka ng mga tambal. Pagkatunod ko sa Cebu, wala ko. 10,000. Iyan nga ba ito ang mata? Saan ko na yung mga tao din, mamalit nga. Libo-libo, manalay ka. Saan ba palit na ito? Ani ah? 1,000, 10,000, 2,000. Huwag ka na naman porta na patutungan. Maintain for 1 month, 20,000. Daingin po bata. Ako naman kanina na ito. Ako naman sin, kanina naman. Ako naman nakatilaw ko. Kaya ingin, ito ko na mo. Mura ko bisa nakakita naman ko hindi mahilumaadyo, tingali ko. So, tayo hanggang, patawad ko, anak. Muna to sinugdanan, zanto, sige ka. Kaya, nakainom, nakaskape. Ngayon, kakainom, kapila na. O, pila nakabaksi mong napalit? Pero, 70 bucks naman tingali ko. 10 bucks may palit. 70, so na, nakaitin. 10! 10! 10 madre sa katikit. Ang bata na palit na. Palit ko 10 bucks is a 5 out of 5. Ang katong ang 5 na madre sa tinawa ko. Tinawa ko palit, lumugod. Sa kabo, si Green ta. Pila sa isa, patong na nagamuman. Mara to, ang masiligan. Lamia mo ng inyong kapi. Kadawa, close friend na sa simbahan. Tinawagod mo. Sa karo, mga makatila, mga maestra ka. Sa mga binabi. Nanguhak sila. At tubang dili, ma'am. Nanguhak sila. Kung sa karo na, mahurot sa diritsyon ka. Pipila may lima. Itong lima ato sa bata. Pero palito nila. Palito nila. Sa kabox, 500. Pila ka may patungan na. Si Stamos, si Jesus, nagpagala naman. Wala ka magpamembro. Membro sa ko. O niya, ginansya mga kagamay. O, ginansya. Sa 10 boxes na doon ka ato. Kaya tag, 500 ba? Karang sabi natin kayo, huwag nanay ko, 300 na yung ala ko. Bawa ka, maestra, manjo, magka. Wala naman. Sige. Sa karambang, o, dahil na po yung silingan mo. Nandun sa sus kayo, mag, lamiang itong imong kape. Saka, sa, mahal man ko. Ajo po, pag hunahan ang mala, ang ate, good health, ha? No, correct. Kung natay mga sakit na murang budoong natin, budoong natin, kung anta ka ng prevensyon na natin. Correct. Murang di, sila makadasdas kayo. Naman tangla ng mga proteksyon sa anak. Basahan ni Jura. Kung nakasabot mo. Maestra ka sa una? Oo, bili. Onya, karon. Onya, karon. Kung ka sa karon. Sa karon na minsa. Lami amay itong ako. Anay, lami ako, nay. Pati ka kuhaan ka ng kuhaan ko rin, mas pwede ko. Naana naman ko yung ani kay. Pati kuhaan ko ko. Kagawar ko ko to, katerin mo, tagat-tagat. Nagkahan ko mga kuhaan sa mga barangay. Nga, 80 anyos na biyak ka? 80 years na ko. 80 years old? 80 years, sa 24 November. Karong November? Oo, sa November. Saan ito yung adlaw na tawa ni mo? 24 November. Eh, pareha na itong adlaw na tawa? 1938. Pareha na yung adlaw na tawa? November 24? Marami ko makapin karoon kaya ang birthday mo ko na. Oh, kaya unta magpa, muapin na lang ko pagpa-celebrate dito sa inyo. Pero ang bata karoon, makuhak na. Subak ko din sila kay, kaya si Zan ko na magbiyahe-biyahe na siya. Labihan ang kapinay ko. Nasili, katupong ang apo. So nanay, ang tidzan galain anang gabi eh, kadito matuog sa ila sabi. Pag inyong nas kapi na kinawakman ko, sa lami lagi na kapi. Nasta karoon ng maapo na yung agreed it. Kawato na ang kapi ko. Saan mo kapi na nasutay naman eh? Bisa ka sa nabitan. Kawato mo taga, palitag na yun, palitag na yung kapi. Di mo sa sila kayo, kanak mo sa kapi. Di yun itong bata. Kana naman yung sabi, bata ko bitawa. Moro sa dayagi ko. Dagan mo nag-vitamins sa itong bata. Ang mga maestra rin ang kung ano ko sa kabox na yun ko. O sige, ingin ito bata. Sabi, palit mo rin ko. Alam mo ko yung korta, masukot ko kutangan ng Zara Ryan kung mag-process, mag-uana ko, mag-purchase na ko. Pero, sige, ito ko kayo nga na, sige. Bilin mo ko ni sa telephone sa gilinan.
Nangumpradane. Nangumpradane karon. Nangumpradane kape. Oh. Ito ang paibawa ako kay sa pila to ako jamu kape. Wa jamu. Ay makuan ta ini malutas ta. Ima makabo adik anak kape ha. Na. Susukos ko mo tumar ko anak ko. Oh. Sa utpa jo ko anak ka inem. Kuto-kuto na maalas dos ala unawa na. Kinaskip tanas kita kabuhi dagway na ka bumubantok sa nakainom ako. Wa na jo ko kabuhi. Oy, salamat sige. Oy, salamat sige. Mao jinay. Mo ni isa ba? Bis na may coach na may isa ko. Pasag di ko ninjo ka ko ninjo nga suporta. Mao. Ya. Ato na lang ko na mga humanon. Daghang kayong salamat sa imuang testimony. O maayong buntag kanimo. Maayong paglawas. Nya, wa naman tayo igong oras mga igalam. Daghang salamat o maayong pagpaniundo ka na itong tanan. Go with God because God goes with you. Don't worry. Inyong nabati ang tulumanon nga nag-amping sa inyong panglawas. Skyscrapers Health Program. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.